Ngayong araw ay papunta ulit kami sa BGC para manood ng isang comedy show. Matagal na nga pala to at ngayon lang nakapag-voice over pero hindi namin to pwedeng palampasin dahil may magandang nangyari ngayong gabi. Umakyat na nga kami sa escalator dito sa Uptown Parade para makarating na kami sa Wicked Dogs. Habang papalapit kami sa Wicked Dogs ay nakita namin ang aspiring stand-up comedian at favorite cousin ni Ira na si Raf Baltazar. Hindi namin alam na pupunta pala siya pero malalaman natin mamaya kung bakit siya nandito. Pagkatapos ng konting kumustahan ay pumasok na kami sa loob at naabutan namin si Adrian Alban na hinaharana ang mga audience. Umakyat na nga kami sa taas dahil nandito ang table namin at syempre dito na namin tinuloy ang panonood kay Adrian Alban. At kung matatandaan nyo sa mga nakaraang videos ay isa ring open micer si Adrian. Hindi nga pala ganyan kabilis ang tugtog, binilisan ko lang dahil wala na akong maisip na script. Habang naghihintay mag-umpisa ang comedy show at syempre habang nakikinig kay Adrian ay umorder muna kami ng margarita. Syempre hinintay ko munang matapos mag-selfie si Ira. Nakakahiya naman kung magsasali na agad ako. Katapos mag-selfie ni Ira at uminom ng margarita ay tumigil na si Adrian sa pagtugtog para i-introduce ang unang comedian ngayong gabi. Umakyat na nga sa stage ang unang comedian at nagulat talaga kami dahil si Raf Baltazar pala ang magsiset. Sobrang biglaan talaga ang pagiging opener niya at nakakatuwa dahil ito ang kanyang first paid gig. Para sa mas nakakatuwa pang kwento at buong storya kung paano siya napunta dyan ay pwedeng marinig sa first episode ng podcast namin. Pero bahala na rin pala kung mapag-uusapan, basta abang-abang na lang. Bisitahin nyo na lang ang kanyang YouTube channel. Ang solid ng set ni Raf dito kaya napatawa niya lahat. At pagkatapos ng set niya ay inintroduce na niya ang sunod na comedian. At siya nga ay isa sa mga host ng Lady Bosses at isang rising stand-up comedian na si Kay Asko. Matagal din namin siyang hindi nakita at napanood kaya natuwa din kami sa set niya ngayong gabi. At habang nagsiset si Kay ay dumating ang order naming nachos kaya naupo muna kami pero syempre nakikinig pa rin kami sa mga jokes niya. Pagkatapos ng set ni Kay ay introduce niya na ang next comedian na co-host niya sa Lady Bosses na si Miss D. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kanyang intro na hindi natin inaasahang paborito niya rin pala tong kantang to. Habang nagsiset si Miss D ay dumating naman ang order naming cheese napalm kaya naupo ulit kami sa table para uminom at kumain. Habang kumakain kami ay natapos na ang set ni Miss D at inintroduce niya na ang sumunod na comedian. Panigurado kilala niyo na si Chan Chan Consing dahil bukod sa open mic ay madalas na rin siyang magkaroon ng mga comedy shows. Pagkatapos ng set ni Chan Chan Consing ay inintroduce niya na ang next comedian at siya nga ay ang hari ng Act Out na si Der Febrado. Hindi natin maipapakita sa video kung bakit siya naging hari ng Act Out pero mas maganda ay panoorin niyo siya ng live sa kanyang mga susunod na shows. Pagkatapos ng set ni Der Febrado ay inintroduce niya na ang sunod na comedian na si Jeannie Lacay, isa rin sa mga rising female stand-up comedian at co-host ng Lady Bosses Podcast. Pagkatapos ng set ni Jeannie Lacay ay inintroduce niya na ang headliner ngayong gabi. Walang iba kundi ang kanyang boyfriend at tinaguri ang godfather ng Comedy Manila na si GB Labrador. Wala kaming ginawa kundi tumawa sa set niya at talagang nangalay ang mga panga namin sa katatawa. Sobrang tagal din kasi talaga naming hindi nakapanood ng mga comedy shows kaya sulid na sulid ang gabing ito. Natapos na nga ang comedy show pero meron pang isang magandang pangyayari ang nasaksihan naming lahat ngayong gabi. Marami na sigurong may hint kung anong mangyayari dahil hindi lang ito post-Valentine show, ito pa ay wedding theme. At sabi ko nga kanina ay mag-boyfriend-girlfriend si GB Labrador at Jeannie Lacay. At sa mga di nakakaalam ay 10 taon na rin silang magkarelasyon. At sabi ni Sir GB kaya daw hindi pa sila kinakasal ay hindi pa siya nagpo-propose. Ngayon pa lang, hindi ko rin alam kung pwedeng ilagay ito sa vlog o hindi pero dahil naging saksi kami ng special event at napakasaya nito ay ilalagay ko na rin ng konting clips. So kung tara ko na tinatagal ko ng 10 years ay hindi ko pa ginagawa ito. Someone who deserves a little other day guys, si Jimmy, because this is to tell you how much I love you. Sometimes you forget these special moments that I have to do as her partner to see it. Yeah! First day of period ko ngayon. Nakita niya yung mukha ko kagabi. Nung sinabi niya meron siya. Pero tangin na magpapopos ako sa kanya na walang sex. I love you so much.
9 years ago. So, thank you for being patient with me. Thank you. And everyone here, thank you for being the witness today. Pagkatapos ng proposal ay umakyat na sa stage ang mga comedians na nag-perform ngayong gabi, hindi lang para mag-picture taking pero syempre para i-congratulate ang newly engaged na couple. Pagkatapos nito ay kami naman ni Ira ang nagpa-picture sa mga stand-up comedians. Kung gusto nyong malaman kung saan ang mga susunod na comedy shows ay magpunta lamang sa comedymanila.ph. Siguradong solid ang panonood ninyo at magkita-kita tayo sa mga susunod na shows. Salamat sa panonood!